Hi guys, welcome back sa MSK Genmer or MSK Online Store. Today, magsisira tayo ng controller. Hindi, joke lang. Today, gusto kong palitan to ng ibang JST connector, yung ganito. So ngayon, since hindi ko matanggal yung pin sa loob, eto itong mga yan, gamit to, ang hirap, ang sakit sa daliri. Pinutol ko na lang. Actually, bawal yon. Pero, so, nawalan na ako ng pasensya at pinutol ko na lang. Papalitan ko siya nito para madali kong makoconnect yung aking throttle wire para dun ba sa mga iba kong controller. Ito. Halimbawa, ito, di ba? Ayan yung sa throttle connector natin. So, papalitan ko rin ng ganito, itong controller na to, para pareha sila. So, mas madali kong i-connect yung throttle na ginagamit natin. Ito kasi yung original niya. So, male yung nakalagay. Okay? So, papalitan ko siya ng female. Alright? So, ngayon, ang kailangan natin ay, of course, cutter, wire stripper, and then crimper, tapos yung ating JST pins. Ito, hindi natin to kailangan. Pwedeng wala rin wire stripper kasi meron naman kayong cutter. Pero ako, since meron tayo nito, so gamitin natin. Okay, ngayon sa pag-cut, iniiwanan ko lang yan at least mga 3 to 4 mm. Okay? So, kita nyo. Yan. Yan, 3 to 4 mm. Yung controller pala na to, ano to, ano ba to? DC Moto o Shipu. Okay, so gagawin din natin ito ng video ng P settings. Tapos, tatry din natin yung tatry din natin yung mga ibang controller dito yung ibang mga throttle kung gagana siya or hindi. Kasi ang original throttle ng Shipu or DC Moto is yung ganito. Square version. Actually, meron din yung round version, yung black lang. So, pwede din yun. Okay. Hindi yung black na katulad nung sa JNP, ano. May iba pa rin, may ibang, ayan, yung ganyan. Yun na lang nakikita nyo sa screen ngayon. Anyway, after natin gawin to, gagawa tayo ng video ng P settings. Pati, explain na rin natin yung mga parts ng wiring. So, ito yung crimper. So, normally, ganito ginagawa ko. Ilalagay ko siya doon. Yan. So, kita nyo ha. Nailock ko na siya. Tapos, syempre, ito. Tutusok ko sa loob. Or, ipapasok ko. Yan. Lang, hindi ko siya makita. Yan. Ay, mali. Sorry naman. Ang labo. ulit. Sorry. Rewind. Yan. Sensya na po. Pagigising lang. Malabo pa yung mata. Okay. So, ipapasok ko siya ulit. Yun. Tapos, yan. Yun. Abot na. So, mali yung una. Pero okay lang yun. Ganun naman talaga sa buhay. So, may mga pagkakamali tayo sa simula. Pero huwag ka susuko. Bumanat pa eh. Humugot pa eh. No? Okay. So, ito. Next one. Tignan natin. Alright. Isa pa ulit. Okay, ito naman. Mahirap din palang maggawa habang nagbibideo, ano? Alright, so isa pa. Ilan na lang? Dalawa na lang. Okay. So again, actually, meron siyang parang yung sangkalan. Para hanggang dun lang talaga siya sa gitna. Tapos, pag umabot na siya dun sa gitna, tapos ilalak ko lang na onte. Para hindi siya mahulog. Tapos, ito, pasok.
Okay. Alright, kita ba? And then last one, ito sa positive natin. Alright. Kung may mas alam kayo na ibang technique, pwedeng comment niya sa akin below para yun yung gagayahin ko. Malay mo, mas maganda pala yung technique nyo. Yung technique ko kasi, malay nyo, basura. Okay, so tapos na tayo. Hinahanap ko yung isang DC motor controller. Ito. Okay. Ay, sorry, sorry, sorry. So, ito yung isang controller natin. Ito kasi 48 volts. So, ito 36 volts. So, ito yung finish. Ito yung talagang original niya. Okay? So, ngayon, gagayahin lang natin. Okay. So, ito. Yan. Andito yung gatla. Yung gatla. So, baba ko muna. Ibit natin isa-isa. So, pag nagkabit nito, hindi to basta pasok ha. Meron tong i-check nyo rin tong nakikita ba? I-check nyo rin tong hindi mag-focus ha. Ayan o. Meron siyang maliit na ayun na yung parang locking mechanism. Yan. So, make sure na nakaangat yan. Bago nyo siya ipasok. Okay? Kasi kapag hindi yan nakaangat, hindi siya magla-lock. See? Ayun o. Nag-lock siya sa loob. So, dapat ganun. Alright, so next one is which color? Ito. Ngayon, kapag nahihirapan naman kayong ipasok, gamit kayo ng pantick wheel or pang, ayun o, pang assist ba? Okay, next one, yung black. Okay, next one is okay. Yan, tulad niya, hindi ko siya maipasok. So, assist lang. Alright. Tapos, blanco. And then, last one dito is yung white. Yan. So, sumasabit. So, assist lang natin. Okay. So, make sure, check nyo rin isa-isa. Try nyo i-pull. Dahan-dahan para makita nyo or ma-check nyo kung na-lock ba siya or hindi. Okay, so ngayon, eto na siya. Press na ba? Yan. Press na ba yung color? Yan, so pares na po. So, ibig sabihin, ready to go na tayo. So, ite-testing natin to, Shippu controller. Tapos, gagamitan natin ng ibang throttle, ng ibang yan, ng ibang throttle. Check natin kung compatible siya. So, pakihintay na lang po yung next video para alam natin. Okay? So, pakihintay na rin yung ibang video kasi papaliwanag natin tong mga wiring na ito, kung ano-ano ito. Alright? So, okay, that's it for now. Thank you so much for... Oh, sorry, sorry, sorry. Baka magtanong kayo sa nakakabili nito. So, alam niyo na po sagot yan. Lazada, Shopee lang. Okay. Alright, so once again, this is MSK Jenmer. Thank you for tuning in. Kung may kailangan po kayo na spare parts for electric scooter, check lang po ng link sa baba. Meron po tayong Lazada and Shopee link yan. Kung meron naman po kayong katanungan, paki-comment lang po or paki-message kami sa Facebook page namin. Okay, thank you so much. Bye-bye.